Good day mga kasaka. Kumusta kayo? Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ngayong araw ay papakita ko sa inyo ang update ng ating mga biik. So bago yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video. So ayun nga mga kasaka, ay winalay na natin sila at 2 days or 3 days na nung winalay natin at medyo dinadayet natin yung ating inahin, ayan, para hindi siya or mabawas-bawasan yung taba ng ating inahin, ayan. So sana 5 to 7 days ay makikita na natin siyang maglandi. So may napansin lang ako dahil dito nga sa atin ay medyo may kalakihan yung ano, yung karamihan yung mga langaw. Ayan, so nakita natin may ano siya, may sugat pigsa. Ayan, so hindi natin na banda yan. So may gatas pa siya, oh. Dami pa siyang gatas. So ang nangyari kasi dito, may nakakalusot yung payat, ay nakakalusot tapos dumidedi pa. Pero hindi na rin naman natin siya pinapakain ng lakas gatas. So siguro ilang araw pa mawawala na yung gatas niyan. So pinaka-importante lang yan ay hindi na siya magkasakit muli ng mastitis. Yeah. So ito naman yung ating mga bagong walay. Ayan. So nagkakaproblema tayo dito ngayon sa pagbenta ng mga biik. So balak ko sana ibenta dahil pandagdag natin puhunan para pambili ng pagkain. Ayan. Kaya nga lang ay mura na yung bentahan naman ng ano ng biik dito sa ating isa lugar namin. So may mga nagbebenta na ng 39, 38. So gusto ko sana palabas to ng 4K. Ayan. Tapos marami pa sig marami sigurong ano, marami sigurong mga naggano nagbibiik din, ayan, so yung mga nagiinahin. So marami-rami siguro silang ano, marami-rami silang nakuhanan. So, sana 3 days pa sana maano ko na mabenta natin to. Malakas na silang kumain. Ayan. At na-vitamins na rin natin sila. At na deworm na rin. May konting ano lang, may konting problema lang tayo dito. Dahil yung iba siguro stress, dalawang araw nga ay medyo malamig at umuulan, and may mga malilambot tayo ditong dumi. Ayan. Pero okay naman at hindi naman sila nang hina sa pagkain, ganun pa rin. So kaya yun yung nakikita ko ay stress lang sila kasi nga ay bagong walay. So kalimitan nangyayari yan sa mga bagong walay. Lumalambot yung dumi. So ang kailangan lang dito ay magapan natin. So at ayun, may isa tayo ditong na ano, yung kinastrate ay tulad ng nanay niya,
hindi pa naghihilom yung sugat. So yun lang isa, at merong dalawang malambot yung dumi. Ayan. So tignan natin, at binabawasan lang natin yung intake ng feeds, tapos pinapainom natin ng Betrasin Gold. Ayan. So yun, para anti-stress. Okay. Mabali, 39 days na sila ngayon, araw. So, papalabas natin to ng 45 days. Ayan o, so, dalawa. Itong sumumpa, tapos yun yung nasa dulo, yung may malambot na dumi. At ito naman na inahin natin ay November, first week of November yung target natin dito. And sana ay maganda yung result. And ito naman si Matit. Dito ako na excited. At malalaman natin sa 11 and 12 kung magpapaulit pa siya. So ngayon ay October 9. So sana ay hindi na magpaulit, pero magpaulit, di ulitin ulit natin. At ganun naman talaga sa pag babaaboy. Wag lang tayo susuko. At ito naman yung ating future na dagdag na inahin. Ayan. So far so good. Magaganda yung dumi, may lakas kumain. And siguro magpupurga ako nito next week. Kailangan na rin mapurga sila. Ayan. So, ayun. Hanggang dito na lang muna ang ating video update dito sa ating mga alaga. Ayan. Maraming salamat muli sa mga nadadagdag ng mga subscribers, sa patuloy na bumabalik-balik at nanonood ng ating mga vlog. And, ayun. Kung may mga katanungan kayo, please leave your comments down below at try natin na sagutin as long as related dito sa ating pag-aalaga ng baboy at kambing. So mula dito sa aking mini backyard farm, this is Edgar, ang simpleng magsasaka, lagi nagpapaalala, simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. Ingat kayo lagi, iwas COVID. Peace!